manggugupit, pati manggugupit ko, tinamaan ng COVID. Ay, nako. Anyway, sa inyo pong lahat, kamusta po kayo? Sa mga viewers natin, hi, magandang gabi po. Ay, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito siguro napansin nyo, medyo maitim din ako palagi ako sa bukid o sa bundok. Ngayon pong araw na ito ay kaarawan ng aking may bahay. Pero kami-kami lang pong yung aking lang kasama dito ay siyempre yung birthday celebrant and my kids. Except, ang wala lang dito si Ina. Nandito si Brian, si Jolo, si yung aking apo na si Gab, si Giana, and Ludette, and Ram, of course. Yan, dito po kami. Pero, yung celebration po ng aking may bahay, siyempre, it's not good. So, kumbaga, i-celebrate natin birthday niya, but paano ka makakapag-celebrate ng ganito na sobrang dami na naapektuhan po ng COVID. But dahil sila ni bilang ina ng Bacoor, bilang alkalde ng Bacoor, minuminuto, oras-oras, araw-araw po, alam ko yung dinadanas ng mga ibang lugar. Sila ni halos hindi na po na natutulog, sa totoo lang. Grabe. Hanggang sa sinasagot niya pa rin sa Facebook niya, yung mga humihingi ng tulong doon, of course, para doon sa ayuda. Kaya, iba rin, saludo talaga ako dito sa aking may bahay. Minsan nga, inaagaw ko na yung cellphone niya. Inaagaw ko na yung cellphone niya. Sabi ko, birthday mo ngayon. Pwede ba? Pahinga ka muna. You know? Pero hindi. Dahil Call of Duty. And I salute her for doing that para sa mga taga-Bacoor, para sa bayan. Ang aking pong pasasalamat sa mga supporters natin na patuloy na yung dadasal para sa atin. Pero alam nyo po, itong COVID natin na sinusuong ngayon, itong pandemic na ito, talagang napakatikat. Kagabi lang, isa sa mga kaibigan namin na namatay din, na nagsisilbi din sa Cavite, si Atty. Moresca ay pumanaw. Kakalungkot. Talagang ang dami pong mga kakilala. I'm sure kayo din. Ganun. Parang wala nang safe sa panahon ngayon. We don't know kung bigla tayong tamaan ito. Talagang napakahirap. Kaya nga, eto ngayon, kaarawan ni Mayor Lani, ito lang, kami lang, pamilya lang. Nag-blow lang kami ng cake, tapos konti handa. Ayan. Tapos, yun na. Masaya na rin kami, at least, importante buo ang pamilya. Walang may sakit. No? Pero nakakalungkot yung mga kaibigan natin. Ang daming nagpa-positive dito sa COVID na ito. Kaya mga kababayan, patuloy yung ating pag-iingat. Huwag tayong susuko sa labang ito. Kailangan patuloy ang laban natin. Sabi nga hindi lang itong sakit ng sinasalubong natin. Ito po, gera. Parang panahon ng Hapon ito, panahon ng Espanyola, nakikipaglaban ng mga Pilipino para sa ating kalayaan. Ito naman, kalayaan para mabuhay. No? Sa panahon ngayon, ang pakikipaglaban natin ay para mabuhay tayo. Mabuhay ang ating pamilya, mga mahal sa buhay. Kaya yun po yung ating kailangan maging matatag. Kaya ito po, ito, tawagin ko yung may birthday. Halika mama, halika. Ito yung may birthday na grabe. Ayan, sit down beside me. Ayan. Hello po. Ayan.
trabaho po. Maganda. Happy birthday, Mama. Thank you po. Marami bumubati sa iyo ng happy birthday. Thank you. Hello po, Miss Anes Akdong, Dexter Rance. Bati ka muna sa lahat. Hello po. Hindi lang yung mga Shoutout. Shoutout ka agad. Nagtatrabaho ako kasi ang dami pa rin ng problema. May nagkasunog. Sa may Sitio Tibag, sa Panapaan, so minomonitor ko po. Kasi mga tumatawag po ng mga tao na nangailangan ng tulong sa COVID. Alam naman po natin na may tatlong facilities po tayo sa Bacoor, ang Marina, ang Mariche, at saka ang Aliw. Pero ano na ho yun, punuan na. Actually ngayon may kausap naman ako, ina-isolate niya yung sarili niya sa isang hotel. At susundiin na siya ngayon ng ambulansya namin pala ilipat sa Marina. So talagang punuan na ho ang isolation centers natin. Ganun din po ang mga ospital ho natin. Hindi na ho natin talaga malipat yung mga mamamayan natin sa mga isolation dahil humingi na kami ng tulong sa National Task Force. Yung nililipat ho namin iba sa Calambana, sa Cabuyao na, sa Carmona. Kasi puno na tayo sa Yun yung sinasabi ko nga po, na talagang iba tong hinaharap natin na problema. Tulad, itong aking may bahay, nagpa-blood test. Pati may problema pa sa puso ito. Tapos, ano ba, goiter ba? Ano ba yan? Sabi na anak ko, sakit daw na matanda. Sobra ka. Hindi ba, nag-act up. Ito, matanda na tayo. Nag-act up yung thyroid. Sinasabi ko sa kanya, sinasabi ko palagi sa kanya, alam mo, okay tayo magsilbi, nagsisilbi tayo. But syempre, kailangan pangalagaan yung pangangatawan dahil ang buhay ngayon ay mahalaga. Paano ka bibilang alkalde, diba? Ah, kasi bilang, at nakakaala ng mga tao kasi pag nasa work from home, tingnan nyo. Ayan, nagmo-monitor ako ng sunog sa Sitio Tibag. Hindi naman po ordinaryo rin po kasi Hindi, ang ano talaga, yung trabaho ng mayor, ibang klase. Kaya, yung ginagawa niya, sabihin ko sa inyo, naging gobernador po ako ng Lalawigan ng Cavite, pero maging alkalde ka sa panahon ngayon ay napakahirap. Kaya yung pong dapat, yung suporta po sa ating mga nanunungkulan ng mga mayors, no, yung suporta sa kanila, kailangan po tayong mag-cooperate sa kanila. Maging sa mga gubernator natin, kailangan yung kooperasyon ng bawat mamamayan. Katulad na lamang sa vaccine, alam nyo po yung bakuna, talagang napakaliit na porsyento yung gusto magpabakuna. Yan problema pa natin. Pero pag dumating po yung pagkakataon na nandyan na yung bakuna sa inyong harapan, magpabakuna na po tayo. Dahil mabuti na pong meron tayong protection. Kumbaga may bulletproof ka na hindi ka talaga matatamaan ng matindi sa ng sakit ng COVID. Katulad ko, hindi pa ako nababakunahan, pero pag dumating yan, sabi ko nga sa akin may bahay, Mama, kailan ako mababakunahan? Wala pa po yung Sinovac. ubos na po yung bakuna sa Bacoor. Naghihintay po kami ng delivery galing sa Department of Health. So napakaswerte po talaga ng mga lungsod na nabiyayaan ng maraming bakuna. Pero ang Bacoor, mga 5,000 lang mahigit ang naibigay at nakonsumo na ho namin yun. So ngayon, naghihintay po kami sa Department of Health para sa delivery ho nila. Balita ho namin na isusurrender po ang bakuna for the province of Cavite sa Provincial Health Office. At ang Provincial Health Office po ang mag-a-allocate sa bayan-bayan. So yan, minomonitor din namin ho ng mga alkalde ng 23 munisipalidad at lungsod ng Cavite. Sana po, yung madami-dami naman ang maibigay sa atin. Marami yung nag-register sa Bacoor, mahigit 13,000 ho nag-register na gusto magpapakuna, seniors and comorbids, pero still, hanggang ngayon, wala tayong bakuna. So, naghihintay po tayo. Kami po ni Mayor Lani, hindi pa napapakunahan. Ito, comorbid din siya dahil may heart problem. Ako naman, high blood, at ano pa ba? Ayan, sa kidney. But anyway, importante, hindi na kami. Ako, nalagpasan ko yung, yung COVID. No? I'm sure meron pa rin akong antibodies. Importante yung mga higit na nangangailangan. Kaya pag dumating po yung pagkakataon na kailangan nandyan na yung bakuna, huwag po kayo matakot. Harapin po natin yan. Tandaan ninyo, kung oras na natin, oras na natin. Pero
Pagkay tinamaan ng COVID, napakahirap po. Kung ikaw yung ma-intubate, nako, kung isipin mo, sasaksakan ka ng tubo. Diyos ko po. I'm very, very happy dito kay Ninong Erap. Very good news yung nakakausap na siya ni Senator Jinggoy. Yung tube sa kanyang lalamunan, natanggal na. And he's doing great, no? Kaya kay Doktora Divina Gracia na nag-aalaga sa kanya, thank you po, Doktora Divina Gracia. At sa lahat ng mga doktor na nag-aalaga kay Ninong Erap, thank you very much. Kaya ang pamilya Estrada ay napakasayaw po nila ngayon, miski si lalo-lalo na si Ninong Erap. Talagang matibay. May agimat din, tulad ng tatay ko noon, ang tadaming pinagdaanan. Pero si Ninong Erap, mahaba pa buhay niyan. Kaya sa inyo pong lahat, iso paalala, yung bakuna, importante po yan. Yun nga lang, alam naman natin na kulang-kulang pa rin yung bakuna na dumarating. Kaya kapag dumating po yan sa inyong harapan at sinabing, kung papabakuna ka ba, magpabakuna ka na. Huwag na tayong mag-isip-isip pa dahil alam nyo, maraming nagbibigay ng mga negative report regarding the vaccines. Kung ano-ano tuloy pumapasok sa ating mga kababayan na lalaso ng magpapakuna. Ang importante ay meron na kayong panlaban. So, yan po. Kaya sa DOH, panawagan natin. Sana po kung dumating na yung Sinovac yan o kung ano man po yung pambakuna sa ating mga kababayan, mabilis po sana natin maibaba para mabakunahan na po ang ating mga kababayan. At least meron ng depensa. Kaya ngayon, birthday ngayon ng aking may bahay, Mama, anong birthday wish mo? It's your birthday. Ano ba, ilan taon ka na? 25 years old? 35. Na? 35. 53 years old na siya. 35 years old. Yeah. Anong wish mo? Birthday wish mo? Ako, ang wish ko sana matapos nang wala tang problema ito. Hindi na hubiro ito. Kung ikukumpara nyo itong COVID na to last year to this year, this is 5 times more than we experienced last year. Dahil noon, ang nakakalungkot po dito, gusto pa namin magbukas ng isolation facilities. Wala nang katao, wala nang doktor, wala nang nurse. Dati nakakapagbukas pa kami ng dalawa pa sa Bacoor, sa ganitong sitwasyon. Yung Oasis Hotel at saka yung Princess Hotel. Pero ngayon, gusto man namin magbukas, wala nang tumatao dahil marami sa ating mga health workers nagkakasakit. Maraming bumibigay na. Yung ating disaster sa Bacoor, it's only limited now. Ang Team A is 4 teams, ang Team B is 5 teams. So, dati, 14 teams kami dyan. So, may mga nagkakasakit na rin mga tao. Ngayon, may sunog pa kami sa Bacoor. So, it's really sad. Sana nauunawaan ng tao. Alam ko, times are hard. Maraming nagdi-demand pa, lalo dun sa distribution ng ayuda. And all of us are working. Lahat po naman nagtatrabaho. Ano lang, konting pasyensya lang. Yeah, sa totoo lang, yung ating mga workers, mga kawanin ng pamahalaan na gumagalaw para maipaabot yung ayuda sa ating mga kababayan, I'm sure double effort po sila. Gusto nila maipabaka agad yung grasya na yan para makatulong para sa ating mga kababayan. Talagang napakahirap. Kaya saludo po ako sa kanila. Sana bigyan lang natin sila ng konting, kumbaga, kung hindi pa nakakababa kagad, pagpasensya natin. Pero darating po yan sa inyo. At alam naman natin, pagka hindi nila ibinabayan, ombudsman ang aabuti nila. Kaya I'm sure gagawin nila ang lahat para mapaabot sa inyo ang mga tulong na yan. Kaya sa inyong lahat po, ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa prayers para sa amin. Sa lahat ng mga bumabati kay Mayor Lani ng happy birthday. Thank you, Jan. Salamat po sa mga bumabati. Ang dami yung bumabati. Hindi ko na ho rin masagot. Thank you so much for all of your greetings. Salamat po sa nakaalala. Thank you. And sa ating mga supporters, thank you po sa inyong lahat. Sa patuloy na palaging sumusubaybay sa aking page. Thank you po. God bless you all. Sa kami po ay naririto, nakaagapay sa ating mga kababayan sa pagtulong. Yung may kailangan po, i-message nyo po ako sa aking page o sa messenger para makatulong. No? Bukas po ang aking opisina para makatulong. Alam ko po napakabigat po ng inaabot natin ngayon. Kaya sa inyo pong lahat, muli. Ang sabi mo? Ayan.
may binubulong si Vice Gov. Nubo. Hindi po COVID yan. Nahirinan lang ako. Nahirinan lang. Ayan, binubutan. Akala nyo madali magsalita dito, mahirap. Naging vlogger na talaga ako. But anyway, sa inyo pong lahat, again, ingat po tayo, ingat. At sa lahat po ng mga dumadanas ang sakit ng itong COVID na ito, huwag po tayo mahinaan ng loob. Basta yung constant communication sa inyong doktor or yung mga nakakaalam para kung paano kayo mabigyan lunas sa problema ninyo sa inyong nasasakupan. Huwag nyo pong itago ang sakit na ito dahil kapag dumating na yung pagkakataon na hirap na kayo huminga, ay Diyos ko po, ayun na yung problema natin. Malamang sa mapapahirapan kayo lalo. Kaya huwag na natin antayin yung kailangan maging maingat tayo. Pinakamaganda niyan, iwas na muna tayo sa mga party-party yung pagpunta sa kaibigan. Kailangan sa pamilya na lang, sigurado kayong walang COVID. Yung pamilya nyo, huwag kayong basa-basang tatanggap ng bisita na hindi nyo kilala or kung meron man kayo kilala at hindi naman kayo sigurado kung saan sila galing, pasensyaan na po muna dahil iba po yung panahon talaga ngayon. Dapat harap lang kayo sa mga taong sigurado kayong safe. Kaya again, sa inyo pong lahat, maraming salamat. God bless you all. Stay safe and healthy. Kailangan po yung iba yung pag-iingat tuloy-tuloy. Ha? Huwag tayong susuko sa labang ito. Basta huwag niyong kalilimutang magdasal palagi. Dasal lang po tayo at malalagpasan natin ang lahat ng pagsubok na ito. Again, to you, Mama. Happy, happy birthday. Thank you po. Thank I love you. I love you. I love you. I love you. Ayan, mwah. Happy birthday. And to all of you, again, God bless you all. Stay safe, okay? And healthy. Kung mga pag-exercise kayo sa loob ng bahay, exercise po kayo. Magtatatalo na lang kayo. Jumping jacks, push-ups. Kung ano yung mga dapat gawin, okay? I love you all. Take care.